an affordable housing inside a 94-hectare township in Cavite. At nasa 9,000 pesos lang ang monthly. Totoo kaya yan? Tingnan nga natin. Ang New Leaf ay matatagpuan sa 13 Martires, Cavite. Alam nyo ba na 4.7 kilometers lang ang Cavite Provincial Capital at ang 13 Martires SM sa New Leaf Project. Wala pang 5 minutes, andun ka na sa future bahay mo. Magandang buhay sa inyo mga ka-Overseas Filipino winners! Andito ko ngayon sa Cavite Provincial Capital. Ito yung seat ng buong government ng Cavite. Samahan niyo ako because this is your once in a lifetime opportunity na magkaroon ng inyong dream house and land na magaan sa bulsa. Tara na! You've been picking fights, shadows twice your size, using candlelight to dance with your disguise. When those rumors grow, silence takes this time. Nandito ko ngayon sa Lyceum of the Philippines, Cavite. Ang future school ng inyong mga anak. Alam nyo ba na sobrang ganda ng eskwelang ito because of their architectural and landscape design. Kaya nga naging landmark na siya ng buong Cavite. 7.3 kilometers away from New Leaf Project. Wala pang 10 minutes na sa bahay ka na. You can't help but wonder why. Alam nyo, sobrang 5-star location talaga itong ating New Leaf Project sa 13 Martires kasi napapagitnaan siya ng mga major roads or highway. Unang-una, halimbawa galing kang Alabang, using the open canal, 37 kilometers away lang from Alabang. Kung ikaw naman na kunwari ay nasa Tagaytay at papunta ka ng New Leaf using the Governor's Drive, 31 kilometers away lang. At kung ikaw naman ay gagamit ng Tansa or 13 Road, 12 kilometers away lang. Kaya po, very strategic ang location ng project natin ito sa 13 Martires, the New Leaf. Ang project na ito ay mula sa isa sa pinakamalaking developer sa buong Pilipinas, ang PhilInvest Land Incorporated. Over 50 years na in real estate development at nasa 3,000 hectares na ang nadidevelop nilang lupain tulad ng residential, commercial, offices, condominium, housing, meron pa nga silang mga hotel. At ito pa, publicly listed. Kaya mga ka-OF winners, safe na safe tayo dito. Tara na mga ka-Overseas Filipino winners at alamin natin ang plano ng super affordable project na ito, which is the New Leaf. Hi, good morning. I'm Ethel Balicanta. I am the area head for Cavite, Laguna, Batangas. New Leaf is actually inside a township. Pag sinabi nating township, sa loob ng township, meron tayong maraming projects, no? Pwedeng puro subdivision. And then sometimes naman, pag mas malaki yung location, minsan meron ding condominium sa loob. Within the township, meron tayong naka-plan na town center. In that town center, meron doon community facilities. Magkakaroon tayo ng transportation hub doon. Potentially, we will also have a church and an educational institution sa loob. Kasi ang intention natin, yung town center na yon, yan lahat yung magpo-provide ng basic needs ng mga residents na mapupunta sa loob ng township. So, ang New Leaf is a 94-hectare township, no? Ang impression is ang township, para lang yan sa mga high-end. That's not true. That's not true anymore. In fact, ang very first project natin dito is Rosewood, which is a socialized project, and itong New Leaf na low affordable. Actually, last chance na natin to para maging part ng township sa napakababang presyo. Kasi after these two projects, alam nyo ba, mataas na. Hindi na siya yung affordable. Pataas ng pataas. As we all know, globally, tumaas na ang presyo ng construction materials. And even yung, actually, ang isang maganda dito is yung tumaas na rin ang land value ng Cavite. It's very fortunate that PhilInvest has the biggest land bank. Kaya-kaya pa natin na mag-offer ng multiple products para sa ating mga OFWs.
Actually, hindi ito ang first project namin na township. Meron na kaming San Rafael Estate sa Bulacan. Meron tayong Ciudad de Calamba in Laguna. And then we also have Philinvest City, nasa Alabang lang yan. And then meron tayo sa Rizal, Havila Estates. No? So sa Luzon pa lang, actually, napakarami na namin township. Meron pa kami sa Visayas and Mindanao. Very ano, big establishments yan or developments ng Philinvest. Update ko lang din kayo doon sa development. No? Right now, yung amenities natin sa Phase 1, actually ongoing construction na siya. Yung sa Phase 2 naman, magkakaroon din siya, no, ng sarili niyang amenity. Yung parehas na phases natin na yon, magkakaroon sila ng sarili-sariling clubhouse, may swimming pool, may children's playground, and then may basketball court. Itong new Leaf 2 natin is in a pre-selling stage. No? So, pag ganyang nasa pre-selling stage tayo, nasa introductory price. So, sinigurado namin na para sa mga OFWs natin, no, na nagtatrabaho abroad, ay maging affordable ito. Maliit na hulog, pero pag umuwi ka, alam mo na meron kang bahay na sa'yo na pwede mo uwian. Okay mga ka-OFWers, silipin natin ang mga model unit. Pasukin natin ang model unit ng Bernice. Itong pinaka-affordable. Dito pwede kayong magsimula and then kayang-kaya nyo pang i-expand. Ang bahay na ito ay i-turn over base sa finishing na nakikita nyo. Ibig sabihin, nakapintura na siya. May kitchen at toilet at meron ding provision for one bedroom. Nasa 27 square meter ang livable floor area. Pero ang lot area ay 70 square meter. Kaya pwedeng-pwede ka talagang mag-expand. Meron ng working toilet at faucet at nakaabang na rin ang mga electrical outlet and light fixtures. Ito naman ang view na makikita mo. May space pa sa gilid, hindi dikit-dikit. Ganon din sa likod at sa harap. Wow! Ayan, no? Meron pa kayong malaking space, 1.7 meters. And then, pwede-pwede kayong maglagay ng dirty kitchen at saka laundry space ninyo. Naku, ang ganda. Sarap imagining. Pwede rin kayong maglagay ng bubong para sa car park ng kotse nyo. Na pwede rin maging tambayan habang wala pa kayong kotse. Sa mga pagpalang buhay, ako po si David David II, isa pong condo investor dati, pero ngayon po ay nakapag-invest rin sa katulad po nito na isang bungalow na house and lot. Very important po pala yung space, no? So ang maganda po sa ganitong investment, meron po kayong nalalakaran sa labas, hindi mo feeling para kang masikip, no? Dahil marami kang nalalakaran at marami kang namamaximize sa iyong kapaligiran. At ang maganda pa nito sa mga first-time investors, ito po ay 9,000 pesos lang per month ang hulog. At ang good news, ang isang Bernice na katulad nito ay magdodoble ang presyo base sa Colliers International by 2030. At para sa mga nagtatrabaho naman sa Manila, ang maganda po sa Cavite, ito po yung pinakamalapit na south of Manila actually. No? At maganda po dito ay very affordable pa kumpara sa Manila na napakamahal na. Meron din silang promo, easy turnover for overseas Filipino. Kahit 10% pala nababayad at pasado ka sa bank loan, pwede mo nang makuha ang susi ng bahay mo. At kung nabitin kayo sa space nyo sa single story, meron din tayong two-story option. Nakakasya ang buong pamilya mo. Ito ang Diana model. Meron itong 37 square meter livable floor area. At ito ay up and down at may provision na rin for two bedroom. Living room, dining room, kitchen at carport. Share ko lang mga ka-offiner, bakit bare ang bahay? Kasi nga, magagaling tayong mga Pinoy na mag-dress up, bihisan ang ating future bahay para mas maganda at taste natin. Didesign mo ang bahay mo sa sarili mong gusto. Hello po. Ako po pala si Aldrin S. Gananchal po, 33 years old. Isa po akong fourth engineer po sa barko. Isang malaking ano ko po ito, accomplishment po sa buhay po na nakapagpundar po ako ng bahay at lupa. Inspirasyon na din po sa mga kapwa ko OFW po na at early age, dapat mag-invest na po sila as soon as possible. Kasi po, alam po, aware po ako na every year po, tumataas po yung value po nung, ano, nung property po. Yung goal ko po, kasi as OFW, ayoko po na tumagal sa pagbabarko. Kaya as early as possible, mag-invest na po. Kasi yung plano ko po is, kukuha ng mga units, tapos papaupahan. Sa mga kapwa ko po, OFW po, maganda po na mag-invest na po tayo po as early as possible po. Ngayon po, mayroon po doon sa may New Leaf po, mga available units. Pagkakaalam po, paubusan na po doon. Kaya ano pang iniintay nyo?
kuha na kayo! Nako, napakasarap po ng weather dito sa New Leaf. Kung napapansin nyo, malakas ang hangin, hindi siya mainit. Yung po pala, itong part na to ng 13 Martires ay mataas. Kaya po, make sure na huwag nyong palampasin ang opportunity na ito. Kasi ito ay pre-selling pa lang. Kaya sa halagang 9,000 pesos monthly, pwede na kayong magkaroon ng sariling bahay at lupa and you'll get to spend a safe and quality time with your family. O mga ka-OFBers, to learn more about the New Leaf Project, just contact our Freedom Business Partners. Habang bata pa tayo, mag-start na tayo before it's too late.